Revolutionary tactics. Okay, sige. So, unahin ko muna, mamaya na yung mga family members, ha? Unahin ko muna yung Senator Pimentel. Unahin ko muna Senator Pimentel, Senator Escudero, Remulla, sino ba isa? Amy Marcos. Yeah. Wala siyang comment. Senator Mangsofer Pimentel, SP ng Cornell. Ah, and then, Young Guns. Ah, Guns pala, sorry. Okay. So, yon. So, binasa ko yung kanilang mga statements. And nakita ko doon ay puro on. Unusual, unbecoming, unhinged. Ano isang un nila? Desperada, ma'am. Hindi, may un. Unhinged. Yeah, unhinged, unusual, unbecoming, unsound mind. And what's the other one? Uncalled for. Meron pa isa. Okay, si Pimentel was unusual, si Escudero was unbecoming, si Young Guns was... Unsound is Remulla, Unhinged is one of those, and then Young Guns is... Unstable. Unstable. Yes. So, yung lima na yan, yun lang naman yung gist ng mga sinasabi nila. And, unahin na muna natin, dalawa kasi siya eh. One is legal, doon kay DOJ, and then one is a demand for a psychiatric exam doon sa House of Representatives naman. Okay. So, unang-una, ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. There is a big difference between talking about desecration a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead. Dapat sana siguro as a lawyer maintindihan niya yon kagad. But apparently, sabi nga ng iba, pag mabilis ka, meron talagang mga mabagal ang pick-up. So, yan yun. And the next one is neuropsychiatric exam. Wala akong problema doon. Game tayo. I will call that neuropsychiatric exam. Pero,
Pero, let us make this an election issue. Yung young guns, I am sure kasi young sila, magpapare-elect pa yan. They are running as re-electionists. So, gagawin natin, dalawang tests sa akin. Kasi sinasabi nila, ano daw ako, unstable daw ako. E paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. Diba? Kasi bakit? Aatake sila, pag sumagot yung inaatake nila, nagagalit sila, tinatawag nilang unstable. E para sa akin, unstable din kayo. Bakit nyo ako inaatake? Diba? So, I will do two tests. Neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat, lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Including speaker, ma'am? As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa 1st District of Davao City. Now, dalawa lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron pang ibang kandidato. Maalala ko si Margarita Nograles and si Paolo Duterte. And as a voter, I demand na magpa-drug test sila. Kayong lahat, mga kababayan, as voters, you demand na mag-drug test ang mga congressional candidates. Dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. So, bakit ka naman magagalit kung ang inaatake mo ay sumasagot? Diba? Yes? Red? Okay ka dyan. Okay, sige. So, okay tayo dyan. Problema dyan. Yan ang demand ko ha. Dalawang test sa akin, isa lang sa kanila. O, oh, dihado pa ako. Pero mga sinasabi nyo rin na unstable sila, so dapat meron din silang neuropsychiatric test. And... hindi, pinapadali ko na lang kasi sa kanila eh. Kasi, ito pa, para ano, para madali tayo. So we call on the Philippine Medical Association, the Philippine Psychiatric Society siguro, is it called that way, to set the guidelines para sa amin lahat. Okay? Lahat ng butante mag-demand ng drug test sa ating mga congressman candidates kasi unstable din sila. Saan po dapat gawin ang drug test, ma'am? Sa private hospital o sa public hospital? We need independent third-party hair follicle testing. That is why we are asking the help of PMA. Tulungan nyo kami to set the guide. Kailan yung mga gusto mangyari yung test? Pag kinuha na nila, okay na tayo. Hindi pwedeng 3 months after ha, kasi hindi magdodroga yan ng 3 months, tapos na yung testing nila. So anytime? So dapat tapos ngayon na. Ayun na, ayun na. Magpa-drug test tayong lahat. At dagdagan ko ang sa akin, neuropsychiatric exam. Game! Ayun dyan. Ma'am, what if po mong sabihin ng young guns na you're just bluffing 2 months? Bluffing. Pangalan ko nakataya dito. Nandiyan kayo lahat nakikinig at nakita na nagsabi ako. Not bluffing. May ganito na lesson for si Congressman Colong pero wala nga lang may sound. Diba? Oh. Diba? Ayaw nila magpa-drug test. Bakit kaya? So hanggang congressional na lamang yung test. So yan. Okay ako. Wala tayong problema dyan. I will do your neuropsychiatric exam. And mind you, hindi yan first time. Naka-neuropsychiatric exam na ako dati nung nag-apply ako as PAW lawyer. And naka-neuropsychiatric exam na ako in a court case. So, pangatlong neuropsychiatric exam ko na ito na kung sakasakali, mag-i-call nila ang dare ko. Drag na sa inyo, dalawang test sa akin. Yes. So, unstable, unhinged, unbecoming, unsound mind. Meron pa isang un. Ulitin nyo na lang. Yes. I'm not any of those.
Ang problema kasi ngayon sa mga politiko, they have never seen a politician who has nothing to lose. They have never seen a politician na IDGAF. Kung sa Bisaya pa, bala mo din na makigdumog ko sa kanal. Yan ang problema. Kasi, I am not like them. And ang tendency sa mga ganito na mga tao, sasabihin nila, crazy, lukaret, luka-luka, buang, desperada. Bakit ako desperada? I am Vice President of the Republic of the Philippines. I am not going anywhere. So anong ikakadesperada ko? Diba? So yan yung problema dyan. Yan yung problema nila. Because they've never seen anything like Sara Duterte. Hindi ako maareglo. Hindi ako mabayaran ng budget. Hindi ako mabayaran ng pera. Ang laki ng problema nila. Kasi ngayon, ayaw ko na umahimik. Noon, walang nagsasalita kontra sa administrasyon. Ngayon, merong isang tao nagsasalita kontra sa... Nawawala ako sa aking aming. Sandali, saan ako? Doon sa... Saan? Tinatawag nilang... Buang. Natawag nila luka-luka. They did that to MDS noon. Pero they cannot do it to me ngayon. Lahat ng psychiatric exam na gusto ninyo, let's go. Gusto nyo pa, ano eh, televise ang exam, ang tests. Tests. So you're also challenging them na mag-televise ang tests? Oh yeah! Dapat lang. Dapat nakalagay yan dun sa guide. Hindi pwedeng magsekreto-sekreto kayo dyan ng testing ninyo, ha? Ma'am, you said po na you're speaking against the government. Are you positioning yourself as the opposition ako? Hindi, sila ang nag-aano sa akin. Sila ang nagtutulak sa akin, eh. Sila talaga ang ina-atake nila ako. Tapos, pag sumagot ako, nagagalit sila, ina-gaslight nila ako. Mr. Deception. Kung pinabayaan lang sila nilang kung pinabayaan lang sana nila ako sa Davao. I was mayor already. I was unopposed. Kung pinabayaan lang nila ako sa DepEd, eh, katrabaho lang ako dun. Wala akong ginagawa sa kanila. Kung nung nag-resign ako sa DepEd, kung pinabayaan lang nila ako, diba? Na gawin ko yung trabaho ko sa Office of the Vice President kahit magtanim ako ng puno araw-araw, pabayaan nilang ako. Kasi may pagbabagong campaign naman kami, tree planting, educational advocacy, lahat yun. Problema sa kanila, nakikipag-away sila, tapos kapag lumaban, yung inaaway nila, nagagalit sila, and sila yung nagsasabi na siya yung may problema. Hindi ako yung may problema. Hindi ako noon na kalaaway. Except yung inuunahan ako. Kaya ano tingin mo, yung mga anak ko, they are now coming to their defense? I will not comment sa mga anak, no? Because ang natural affinity ng mga anak is to defend parents. Ako lang naman yung anak na hindi nagde-defend kay PRD. Pero balik na rin natin. Ganun din si PRD sa akin. Ang natural affinity na gagawin, natural na gagawin ni PRD is to defend me. Diba? Sinasabi nila noon, ginagaslight din nila kami, diba? O kasi may destabilization sa PRD, may maisog. Ano bang ginawa ni PRD? Di ba nag-react lang sa ginawa nila sa akin? Eh, hindi nga ako nag-react nun eh. Hindi ako nagalit. Confidential funds? Ano sabi ko? Fine. Sa inyo na yan. Fourth quarter? Sa inyo na yan. Hindi ko gagamitin. Hindi ko naman kailangan yan eh. Napapadali lang talaga ang trabaho. Kasi natatarget mo yung trabaho mo. Ano pang inano nila?
security, kunin namin lahat. Oh, sa inyo na yan. Budget, kukunin nila lahat. Sa inyo na yan. Nagalit lang naman ako noong yung nangyari doon sa graduate, yung namatay doon sa Davao City, sa tear gas, sa panggugulpi, at yung mga pinukpok na mga tao. And ngayon, nagalit ako kasi sa paghabol-habol nila sa akin, yung mga kasamahan ko, hinahabol din nila. Excuse ko na lang, let's give them privacy, but one is already in depression, one is already contemplating suicide, one is in the hospital, may isa hindi nakakatulog. I agree sa pagmumuraha, hindi dapat magmura kasi may mga bata narinig, pero gago talaga yan sila. Ako, wala akong problema. Pero yung ibang mga tao dyan na hindi politiko, na hindi naman nila hinahabol, pero ginigipit nila. How is your relationship with Senator Aini Marcos now? Pulot-dulo na pagkatapin. Politics. Politika. Ano yan? Sinabi ko sa inyo, perpetuation of power yan. Gusto ko sana i-take up si Martin Romualdez eh, pero nag-promise ako sa inyo, di ba, na another time si Martin. Oo, sa susunod na. Mariyan niya po politika, sabi po kasi ni Governor Matthew Panotto na pinersonal daw niyo yung dapat sana yung politika lang. I-review niyo. Ayoko na banggitin eh. Lahat ng pagmemersonal nila sa akin. Pero i-review ninyo lahat ng ginawa nila sa akin. Sila ang nauna. Kayo, nauna. Bakit? Because of envy and jealousy. Yan lang sisira sa bansa natin eh. Ma'am, are you talking yun? Isa akin, alam ko na pag-potential fight. Hindi. Nagsimula ito pag-resign ko sa lakas. Diba? Remember? Sinabihan ko siya. Martin. O, sa ibang araw na. Kasi madami na kayong material. Ma'am, for the record, what is your relationship status with Senator Aini Marcos? And nag-usap na po ba kayo after that? After nung press con, tinext ko siya. And she was cold. Cold. Malamig. And then, meron siyang sinabihan ng common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM. And then, sinabihan ko yung common friend namin. Sabihin mo sa kanya, huwag siya mainis sa akin at kay BBM. Mainis siya kay Lisa at kay Martin. Pero ano ba, friendship over na ba kayo ni Senator Aini? Or ano ba, it's just a phase? No, hindi ko alam. I cannot speculate on what will happen tomorrow. But as far as you are concerned, ano si Senator Aini sa inyo? Para sa akin ba, she's a senator, she's a friend. I did not attack her. Alam niyo kasi, ito si Remulla. Nandun siya sa ano eh, legal desecration of the dead. Sabi ko nga kanina, di ba? Talking about desecrating a body is not desecration of the dead. It is not illegal. It is taboo. Taboo siya. Meron sa atin dito, ayaw ang pag-usapan ng patay. Meron sa atin dito, okay lang na pag-usapan ng patay. Diba? It's taboo for some. Ngayon, kung okay lang sa kanya, hindi okay sa akin, dapat respetuhin ko na okay lang sa kanya. Hindi ko aatakihin yung tao. Bakit ko aatakihin yun? Eh, yung paniniwala ko, hindi naman niya paniniwala. Parang Diyos lang yan. Naniniwala ka sa Diyos. Ako, hindi. Respetuhin mo ako. Na hindi ako naniniwala. Ikaw na naniniwala sa Diyos, respetuhin din kita. A problem kasi dito sa kanila, when there is a person who is outspoken, who is outrageously outstanding, sinasabihan nila na weird, sinasabihan nila na kakaiba, sinasabihan nila na, yan, crazy, insane, look at it. There's nothing wrong with me, I'm just different.
respetuhin nyo yung na different ako sa inyo. Ang gawin mag-send ko ay you texted her, pero nagtatayo na po siya, kaya nasabi niyo po mo siya. May we know the context of that conversation. You can share that to us. Siya na lang ang pa-share ninyo kasi siya naman yung mas nakakatanda. Pero since then, hindi pa nakakapag-usap or get over the phone. Wala na. Wala na kami na isang after nung nag-text ako ng messages. But maybe know your messages. Alam mo, yan sila lahat. Yung mga nagsasabi ngayon na pinag-uusapan niyo yung patay. Simba ko lang, God forbid. Pag yung sa tatay ko na yan, sigurado ko may bullshit dyan sa tatay ko. Ginagawa nila is a diversion sa kagutuman, sa kahirapan, sa taas ng presyo, at sa kawalan ng mga Pilipino. Ginagawa nila ako diversion, gagawin ko din kung ano yung ginagawa nyo. Diba? Nung ba't the inflation rate wala. Is bumababa? Talo na kayo. Wala na, kahit na anong gagawin nyo, talo na kayo. Sa Qualcomm, inibisigil ng AJK allegedly against President Duterte. Sa isang committee naman, sino mayari nito? Sa isang committee naman, inibisigil ng AJK ng mga Senate group, mag-open din po na about AJK. So, masulit ako ng investigation. Ginagawa nila ang mga ganito mga investigation. Yan nga yung sabi ko. Yung sinasabi nila na diversionary tactic yung sa akin. Bakit sila nagsasabi na hindi ako sumasagot? Lahat ng pinadala nila na AOM, Audit Observation Memorandum, na sa kanila naman galing yun, hindi naman sa COA yun, wala namang independence sa COA ngayon. Sinasagot namin. In the proper forum, we answer. May cases sila sa Supreme Court, sinasagot namin. Ayaw ko lang sumagot dyan sa ginagawa nilang circus. Hindi naman ako ang namumukhang tanga dyan eh, sila, kasi hindi na nila ginagawa ang trabaho nila. And for what? Diversionary! Oy! Sabihin nyo sa kanila, gutom ang mga tao. Gutom. Wala silang pambili ng pagkain. If you were to advise the president, kasi mukhang may intention siya tumatay na ano bang advice ni Vice President kay Pia Verde? Kasi he was invited and at first he signified his intent to attend. Pero medyo masama doon pakiramdam kaya he wasn't able to make it today. Oo. Ako ang stand ko personally, tulad ng ginagawa ko. Uma-attend ako at sinasabihan ko sila kung ano yung sa isip ko. Yan yung stand ko. I don't know with President Duterte. Namang sinasabi nila, namang nagsasabi nila, alam mo, I agree with that. Totoo talaga yan. Hindi maganda ang nangyayari ngayon kasi ang nangyayari ngayon, puro na lang tayong politika. Ulit-ulit ko sinabi, nandun pa ako sa kabinete, noon, sinabi ko na yan, hindi ako ang problema. Bakit ginagawa ninyong ako ang problema ng bayan? Hindi ako. Imagine, saan ka nakahanap pa ng mga public officials? So shocked about me talking about the dead. Pero walang na-shock na there's a foreigner kidnapping in the Philippines right now. And there are daylight robberies na hindi natatakot ang mga kriminal. Papasok na labas. Tapos, magkatagawa kami ng krimen. Walang na-shock. So, bakit kaya?
But me, ako, na-shock ako. I am from Mindanao. Gulat ako. Sabi ko, this is bad. But me, going back, ma'am, may pag-asa pa ba? Ako, yes, ma'am. Na magkaayos yung tao ng years ago. Na magkaayos kami? Magkaayos kami nilang lahat? Sige. Mag-sorry sila doon sa pamilya nung namatay sa Davao City during the kaguluhan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. May namatay doon. Sorry sila sa pamilya doon. Mag-sorry sila sa lahat ng tinirgas nila, pinukpok nila at binugbog nila sa Tamayong at sa KOJC. Mag-sorry sila sa lahat nang hindi nakakatulog ngayon kasi pinakatawag nila paulit-ulit dyan sa House of Representatives. Hindi lang sorry na, oh, sorry ah. Hindi. Pangalanan nyo lahat, sorry kayo sa kanila. Pag-isipan ko, kung papatawarin ko kayo, pag-isipan ko pa lang yun. Ma'am? Ma'am, yes, question. Kelly? Bomborajo? Oo. Sabi ko nga noong press conference, diba, there's some sort of inappropriateness. Inappropriate sa ginawa niya. Pero sa kanila na yun, sa organization na yan, as commander-in-chief, hindi dapat ganyan ang reaction mo. Ang dami-dami mong pwedeng reaction, pero hindi dapat na pinagtatawanan ninyo ang bata. Especially, ang bata who swore to give his life this country. Sa AFP, AFP na yan. Pero ikaw, as president, diba? Napaka... Walang nagulat na may foreigner kidnapping. Walang nagulat nung nagsabi ako, matapobre ang presidente. Pero lahat, nagkagulo na sa desecration of the dead puno na hindi naman. It's taboo. Hindi siya krimen. Ma'am, kayo ni President Marcos, may pagkakataon pa ba magkaayos po kayo? Sabi ko mga kanina, silang lahat, mag-sorry sila doon sa lahat, nag-iisipan ko. Ma'am, actually sa press, halata ang galit, ang patuhin kayo at ilimitin. Bukod sa binanggit nyo na nag-umpisa na toxic ng relationship niyo with them during that graduation, anong tinanggap mo? Siya ang pangulo. Hindi niya kontrolado ang lahat ng tao sa gobyerno at yung bansa. Ako ba pangulo? Sasabihin ko na. Magtrabaho na tayo lahat. Ilan na lang? Ilang years na lang? 4 years na lang? 4 years is a short time for a president. Ma'am, do you honestly believe na he knows everything, he is in control of everything that's happening? All those years. I cannot speculate on his soundness of mind. Ma'am, sinasabi po ng mga House leaders naman po kasi na ginagawa po ng Pangulong Marcos ang lahat ng kanyang ginagawa to raise the Philippines na global stage as parang iniiba nilalaga yung ano, yung difference niyo between the president and you, ma'am. Ano po sabi niyo po doon sa comparison between you and the president? Ano-ano bang nire-raise nila sa global stage? Ano, saan doon? Saan doon? Kasi we're not hitting our targets. We're not becoming a middle-income country. Anong na-raise? Well, pinopromote yeah, yung West Philippine Sea and all, yung ano, issues doon. Well, that's geopolitics and that will be in another, madami na kayong material. Okay. Next question, Jason. Ma'am, tungkol po dun sa pagpunta niyo sa Baclar, ano pong masasabi niyo na sinabi po nila para ginawa niyo lang yung to be sympathy from the public? Ano bang ginawa niyo doon pala? Opo, yun po muna, anong ginawa niyo doon? Ayan, kasi yung problema sa kanila, kasi hindi niyo ako kilala eh. Eh, kung sa Davao yun, hindi ako papansinin eh. Diba? Kung sa Davao yun, sa Davao ginagawa ko yun. Hindi na ako pinapansin ng mga Davaoenyo. Kasi normal sa kanila yun.
bakit ako umabot sa Baclaran? Kasi nag, di ba nag-trick or treat ako? Eh, kailangan ko nung butterfly na gagawing corona. The next day na yung trick or treat, wala pa akong corona. So sabi ko, maghanap tayo sa sidewalk ng mga butterfly. Umabot kami sa Baclaran. Ma'am, saan nangyayari yun sa Pulido? Totoo yun, DAI yung TikTok video ah. Ako yun. Tatlong videos yan. Sabi nung kasama ko, sabi niya, ay, content creator na ako. Sabi niya, pwede mo bang tulungan yung account ko? Oo. Well, hindi ko alam kung paano kumita, pero sinabi niya, content creator ako, kasama namin yun. Pwede mo ba ako tulungan? Sabi niya, i-promote mo yung account ko. And then sinabihan ko siya, anong kailangan ko gawin? Sure, sabi ko, maliit na bagay. Anong kailangan ko gawin? Sabi niya, sumayaw ka lang. So, tinuruan nila ako, and then sumayaw. Ma'am, sa nangyayari po ngayon sa politika, ano yung payo natin sa ating mga kababayan? Ang payo ko sa mga kababayan natin, sa mga nangyayari sa politika ngayon, ay mag-demand kayo sa mga kandidato sa susunod na taon na eleksyon. Mag-demand kayo sa kanila. Anong nagawa nyo? Anong plano nyo? Magpa-drug test kayo. O sige, extend na natin. Magpa-neuropsychiatric exam kayo. Mag-demand kayo sa mga kandidato. Last question from Reuters. From Reuters po. Speaking of elections, bakit hindi tumakbong mayor si former President Duterte? And then bakit walang Duterte sa mga senatorial lineups? Tumakbo siyang mayor. Si PRD. Sa senatorial elections, bakit walang senatorial? Oo, hindi ko alam. Ang pagtakbo kasi, it's a personal decision. So, hindi ko alam bakit walang tumakbo sa kanila as senator. Ma'am, yung message na lang to the Filipino people, lalo ito mga medyo na di-discarded ng rapid because hindi niya pagkakaunawaan, PBBM. So, what can you show the Filipino people? Okay, ang unahin ko muna ay yung mga nasa gobyerno na tulad ko, magtrabaho tayo. Magtrabaho tayo kung ano yung mandate natin sa opisina natin, gawin natin yung yun ang expectation ng mga tao. Sinasabi ko, ulitin ko, hindi ako ang problema, pero ako yung ginagawa ninyo ng problema. Ang totoong problema, kawalan, kahirapan, kagutuman, kriminalidad, terorismo, insurgensiya, lahat ng kung ano ang problema 10 years ago, 20 years ago, nandito pa rin sa ating bayan. Magtrabaho tayo. At sa ating mga butante, mag-demand kayo sa mga kandidato ngayong darating na eleksyon na labas and beyond sa pera na binibigay nila sa inyo na pambili ng boto, ano ba talaga ang magagawa nila para sa inyong lugar, para sa ating bansa. At demand nyo yung drug test at neuropsychiatric test ngayon na. And then, to the Filipino people, sa lahat ng aking mga kababayan, hindi tayo uusad kung puro korupsyon, politika, at pang-aatake ang gagawin ng gobyerno. Ang ginagawa ng gobyerno, they silence people. Talk about the truth, the harsh truth. Kaya dapat ay i-demand nyo sa gobyerno, magtrabaho kayo sa amin. Demand nyo yan sa amin, magtrabaho kayo. Para we see a better Philippines in the next year and in the years to come. As I said, I am nothing of unstable, unbecoming, unsound mind. I'm just unforgiving, unyielding, and unbowed. Okay.
Thank you, OBIC Media. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.